Okay, magandang gabi muli sa atin lahat mga kapatid. Tayo po ay nasa pulong panalangin at tayo po ay dumako sa meditation po ng salita ng Panginoon. Now, hanapin natin ang ating pong babasahin ngayon, Colossians chapter 2 sa Bible, at ating babasahin mula sa verse 6 hanggang 10. At ang ating pong paksang pag-uusapan ay may kaugnayan po sa puso. Colossians chapter 2 verse 6 to 10. Kaya't kung paanong tinanggap ninyo si Kristo Jesus na Panginoon, ay lumakad kayong gayon sa Kanya, na nakaugat at nakatayo sa Kanya at matibay sa pananampalataya, gaya ng itinuro sa inyo na sumasagana sa pasasalamat. Kayo'y mag-ingat, baka sa inyo'y may bumihag na sa pamamagitan ng pilosopiya at walang kabuluhang pandaraya ayon sa tradisyon ng mga tao, ayon sa mga simulain ng sanlibutan at hindi ayon kay Kristo. Sapagkat sa Kanya'y naninirahan ang buong kapuspusan ng pagkadiyos sa katawan. At kayo'y napuspos sa Kanya na siyang ulo ng lahat ng pamunuan at kapangyarihan. Tayo po ay manalangin at humingi ng tulong. Panginoon, minsan pa hinihiling namin ang inyo pong biyaya sa amin at nagpapasalamat kami na kayo po ang nagbubukas ng puso upang maunawaan po ang inyong salita na espiritual. Ngunit hangad pa rin namin, Panginoon, ang iyo pong panibagong pagbibigay sa amin ng unawa ng inyong salita sa tulong ng inyong banal espiritu upang maunawaan namin ang naisin ninyo para po sa aming buhay at kami po ay lumago sa aming pong pamumuhay Kristiyano. Ang lahat ng ito ay samot dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Now, may kaugnayan po sa puso mga kapatid, at kumusta naman ang puso ninyo ngayong tayo po ay nasa COVID-19 pa at hindi pa lahat ay malaya talaga, bagamat mayroon tayong kalayaan ngayon, nasa GCQ na o modified GCQ. Pero kumusta po ang puso natin? Nandun pa ba sa pagiging banal? Nandyan pa ba sa katwiran? Tayo ba ay mabuting mamamayan ng ating bansa? Tayo ba ay nakatuon pang puso natin sa Diyos? Alam nyo, puso po ang pinakamahalagang bahagi ng katawan ng tao, sapagkat dito dumadaloy ang dugo, ang buhay sa bawat bahagi ng katawan. Kung may problema ang puso ng tao, nanganganib ang kanyang buhay. Ngunit, hindi po puso ng tao ang ating tatalakay ngayong gabi, kundi ang puso ng pananampalataya ng Kristiyano. Now, alam natin na ang pananampalataya ay nagmumula sa Ebanghelyo. Sabi nga sa Romans 10:17, na faith cometh by hearing, hearing by the word of God. At sa pamamagitan ng pananampalataya, natatanggap natin ang kaligtasan. At ang kaligtasan ay nakikita sa gawa ng pananampalataya sa buhay ng mananampalataya. Sapagkat sa puso ng pananampalataya, dumadaloy ang mga gawang katuwiran. Gospel ang kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan, gaya ng sinabi sa Romans 1 verse 16 hanggang 17. Kaligtasan sa sinumang sumasampalataya kay Hesukristo. At sa puso ng pananampalataya ay ang katwirang gawa ni Kristo sa buhay ng mga Kristiyano. Di tulad sa puso po ng mga makasalanan ay pawang masama. Ang sabi nga sa Mark chapter 7 verse 21 to 22, nandun ang lahat ng kasalanan, paninibugho, pagsisinungaling, kasamaan, pagpaplano, pangangalunya, fornication, nagmumula po sa puso. Ngunit ang ating puntitignan ngayon ay ang puso ng Kristiyano, mga tinubos na ni Kristo. Tignan natin ang mga gawang katwirang dumadaloy mula sa puso ng pananampalataya na siyang nagpapatatag sa pagkatao ng isang mananampalataya. Sa ating teksto, tignan natin ang tatlong bagay. Una po,
sa puso ng pananampalataya, naririyan ang gawang paglakad kasama ni Kristo. Makikita po yan, sapagkat ang totoong pananampalataya ay nakikita sa mga gawa. At ang gawang ito ay gawa ng katwiran at kabanalan. Kaya sa unang punto natin, sa puso ng pananampalataya, naririyan ang gawang paglakad kasama ni Kristo. Yan po ang ating tatanungin ngayon. Ikaw ba'y lumalakad na kasama ni Kristo kahit tayo ay nasa ganitong kalagayan pa? Natingnan natin ang verse 6 hanggang 7 sa ating text, Colossians chapter 2, verse 6 to 7. Kaya't kung paanong tinanggap ninyo si Kristo, Jesus na Panginoon, ay lumakad kayong gayon sa Kanya, na nakaugat at nakatayo sa Kanya at matibay sa pananampalataya gaya ng itinuro sa inyo na sumasagana sa pasasalamat. Now, ang buhay po natin sa katwiran ay nagsimula po nang tayo po ay tumanggap kay Kristo bilang ating Panginoon at Tagapagligtas. Nagsisimula ang ating lakad. At kisimula ang lakad natin tungo sa katwiran at kabanalan. Dahil diyan, makikita ito sa buhay ng isang mananampalataya. Kaya kailangang ipagpatuloy natin ang ating nasimulan kay Kristo. Yan po yung punto natin. Sa paglakad natin kay Kristo, kailangang ipagpatuloy natin ang nasimulan nating lakad kay Kristo. Basahin natin muli ang verse 6. Kaya't kung paanong tinanggap ninyo si Kristo, kung paanong tinanggap natin si Kristo, Jesus na Panginoon, ay lumakad kayong gayon sa Kanya. Kailangan dito ang paghandog natin ng ating buhay. Yan yung paglakad eh. Paglakad natin, tayo po'y naglilingkod sa ating Panginoon na ibinibigay natin ang ating katawan, ang ating buhay, buong katawan bilang paglilingkod na siyang pagsamba natin sa bawat araw. Kasi may kasabihan na ang pagsamba ay tuwing Linggo lamang. Tama yon. Pero maging yung ating paglilingkod sa araw-araw, ito'y isang bahagi po ng pagsamba natin. Romans 12 verse 1, ganito ang sabi. Kaya nga, mga kapatid, isinasamo ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay. Paano natin ialay? Ipaglingkod natin sa araw-araw. No? Banal na kasiyasya sa Diyos na siyang ninyong makatuwirang paglilingkod. Yung paglilingkod po dyan, mga kapatid, sa English po ay pagsamba. Ang sa English ganito, therefore I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies a living and holy sacrifice acceptable to God, which is your spiritual service of worship. Yung ating pong paglilingkod sa araw-araw, ito po yung spiritual nating paglilingkod ng pagsamba. Araw-araw, pagsamba po para sa mga Kristiyano kung ipinaglilingkod natin ang ating katawan sa Kanya. Lakad natin ay dapat hindi lang basa sa ating sarili, kundi ang sabi sa ating teksto sa verse 7, na nakaugat at nakatayo sa Kanya at matibay sa pananampalataya gaya ng itinuturo sa inyo na sumasagana sa pasasalamat. Mapapansin natin na sa araw-araw ay ginagawa natin na tayo po'y matibay sa pananampalataya. Paano ba tumitibay ang ating pananampalataya? Sa pamamagitan ng pag-aaral at pakikinig ng salita ng Diyos, Romans 10:17. Na isinisagawa naman natin ang ating naririnig, ang ating napapakinggan, isinasagawa natin ang salita ng Panginoon, sapagkat kung tayo po ay nakikinig lamang at hindi nagsasagawa, ay atin lamang dinadaya ang ating sarili. Remember, James 1:22, maging takatupad kayo ng salita at hindi tagapakinig lamang, na dinadaya ninyo ang inyong mga sarili. Kung wala pong pagtupad, kung wala pong pagsagawa ng ating pong pananampalataya na natanggap natin at narinig natin sa salita ng Diyos, ang ating pong pananampalataya ay patay. Kaya't ang pananampalataya na nag-iisa, kung ito'y walang gawa, ay patay.
So, sa lahat ng bagay na tayo gumagawa, anuman ang ating kinakaharap na buhay kasalukuyan, habang tayo po ay naglilingkod bilang naglilingkod tayo sa kabanalan at katuwiran, mga kapatid, ay ang sabi dyan, lagi tayo magpapasalamat. Puspos tayo ng pasasalamat sa Panginoon. May mga bagay na hindi natin mapasalamatan dahil medyo salungat sa ating kalooban, hindi natin gusto. Pero dapat, lahat po ng bagay, hindi man sang-ayon sa ating isipan, hindi man sang-ayon sa ating pattern, ang mga salitang ating napapakinggan ay atin pa rin pong pasalamatan at atin itong isabuhay. Naalala nyo si Pedro sa Luke chapter 5. Nung sila po'y nangisda, magdamag silang naghirap, sila'y nagsubikap, magdamag, at wala silang mahuli na isda. Pero nung dumating ang Panginoon na nangangaral doon sa tabing dagat, pinili ng Panginoon na sakyan ang bangka ni Pedro, at habang siya nangangaral, pagkatapos nun ay sinugo niya si Pedro ng sabi, dalhin mo ako doon sa medyo malalim-lalim. Now, tanda natin, tanghali na yon, wala na pong isda sa paligid. At ang sabi ng Panginoon, ngayon Pedro, ihulog ninyo ang lambat. Eh, nagsalita si Pedro, ang sabi ni Pedro sa Panginoon, Guru, sa buong magdamag ay nagpakapagod kami at wala kaming nahuli. Subalit, dahil sa iyong salita, ay ihuhulog ko ang mga lambat. At ano nangyari? Bigo ba si Pedro? Bigo ba ang utos ng Panginoon? Hindi po, sapagkat tayo mismo ang gumaganap noong ating napakinggang utos at salita ng Panginoon. Kaya dito, makikita natin lumalago tayo sa pananampalataya sapagkat inilalakad natin kasama si Kristo yung salita ng Panginoon. So makikita yung katuwiran sa buhay natin kung tayo po ay tagagawa ng ating mga napapakinggan. At hindi lamang yun, mga kapatid. Sa puso po ng pananampalataya, naririyan din ang gawang pag-iingat laban sa mga kaaway ni Kristo. Kailangan din natin ng pag-iingat sapagkat bagamat tayo'y na kay Kristo, tayo po ay kanyang tinubos, ngunit hindi nangangahulugan ligtas tayo sa lahat po ng kaaway sa mundo. Alam naman natin na tayo nagkikipagdigma hindi sa laman, kundi sa bawat espiritual na nasa paligid na ang pinuno nito ay ang kadiliman. Kaya, sa puso po na ng pananampalataya, bilang tayo'y Kristiyano, naririyan ang gawang pag-iingat din. Pag-iingat laban sa mga kaaway ni Kristo. Basahin natin ang verse 8. Ano itong mga kaaway na ating dapat ingatan? Ang sabi dito, kayo'y mag-ingat. Baka sa inyo'y may bumihag. Wow, yun ang problema. Kadalasan sa ating paglalakad sa araw-araw, bagamat dalan natin ang pangalan ni Kristo, kasama tayo kay Kristo, ngunit kung hindi tayo maging maingat, mabibihag tayo. Sa paanong paraan? Ang sabi dito, bumihag sa inyo sa pamamagitan ng filosofiya at walang kabuluhang pandaraya. Diyan po tayo na nabibihag dahil filosofiya po magandang pakinggan pero wala pong kabuluhang pandaraya. Ibig sabihin, pandaraya po ito, panliling lang, gawa ng ating kaaway. At anong ginagamit ng kaaway? Ayon sa tradisyon ng mga tao. Now, tradisyon po, one way of saying, doktrina ng tao. Sapagkat may mabuting tradisyon din naman, ang tinutukoy ni Pablo, yung tradisyong tinanggap natin mula sa salita ng Panginoon. Pero mayroon pong bulaang tradisyon. Ito yung filosofiya na at walang kabuluhang pandaraya ng tradisyon ng mga tao. Marami kang marinig sa daan, mga aral, mga turo. May mga mangangaral sa ating panahon ngayon, babasa po ng teksto, pero ang kanyang ipapangaral kung ano yung alam niya sa isipan tungkol sa Diyos, tungkol sa katwiran ng Diyos, tungkol sa katangian ng Diyos, at hindi yung mismong text ang nagsasalita sa atin na ito'y kanyang ipinapaliwanag. Kaya isipan ng tao ang ipinipreach, bagamat totoo, pero hindi nagsasalita ang text na dapat magsalita sa atin. Mag-ingat po tayo dyan. So may kita natin, filosofiya. Now, alam niyo po yung filosofiya, bakit po madali pong mabihag ang mga tao? Sapagkat sa original po, ang filosofiya ay filosofiya, ibig sabihin philos and sophia. Alam natin, philo o philos ay love. Sophia is wisdom.
So ito yung mga taong lovers of wisdom. Ang gagaling nilang mag-accumulate na mga karunungan sa iba't ibang bagay. At yun ang ginagamit nilang reasoning at ginagamit nilang turo sa mga tao. They are lovers of wisdom. Ang gagaling nilang manghikayat sa iyo. Pero, yung kanilang wisdom na ito, ang sabi, kaakibat dito, walang kabuluhang pandaraya. Vain deceit. Walang kabuluhang pandaraya. Vain means hugang, walang laman, walang laman. At deceit, pandaraya. Walang lamang pandaraya. Eh dahil masarap pong pakinggan, napakataas na wisdom, eh maaakit ka. At ang ginagamit pa naman nila ay ang tradisyon ng mga tao. Doktrina ng tao. Kaya ang Panginoon po hindi po natutuwa sa doctrine of man or sa tradition of man. Kung ating babasahin ang Matthew 15, kung paano po nag-react ang Panginoon sa mga traditions of man? Matthew 15:8, ang sabi niya, iginagalang ako ng mga taong ito, ng bayang ito, sa kanilang mga labi. Nagre-respect sila sa Diyos, iginagalang nila ang Diyos, pero sa labi lang. Bakit po? Sapagkat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Meaning to say, yung kanilang pong pagkilala sa Diyos, hindi po tago sa puso. At bakit? Verse 9, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Biro mo, yung labi nila, yung wala pong kabuluhan, lalo ng pagsamba nila. Sapagkat, itinuturo nila bilang doktrina o mga aral ang alituntunin ng mga tao. Ingat po tayo mga kapatid. Marami pong mga mangangaral. Nagsishare ng text, babasahan ka ng text, pero yung text hindi yon ang magsasalita at ipapaliwanag sa atin, kundi kung ano yung laman ng isipan niya tungkol sa Diyos. Maganda naman yun. Huwag na lang siyang gumamit ng text, ano? Kundi magsalita na lang siya ayon sa kanyang isipan. Mag-ingat tayo dyan. Maaring makumbinsi tayo, pero hindi yung salita ng Diyos mismo ang nangusap sa atin. Kaya ang Panginoon, ayaw niya ng ganun, ng tradisyon. At ang tradisyong ito, ang sabi nito sa ating text, ayon sa mga simulain ng sanlibutan. Alam niyo po, kung tayo po ay magsisimulang magbasa, ano po ang simulaing kaalaman na itinuturo? ABC. Okay? Sa mga bata, ABC. Ganon din sa ating pong panahon ngayon, ang mga tradisyon, ang mga religious traditions, nagbibigay rin sila tungkol sa Diyos, pero hanggang dun lang sila. At nakakalungkot po, maging sa mga Kristiyano, hanggang ABC ng Christianity o ng truth ng salita ng Panginoon ang kanilang mga itinuturo. At akala nila at itinuturing nila na sila po ay mga malalaguna. Eh, delikado po yun. Sapagkat, ang totoo, ang sabi, basahin natin muna ang Biblia, no? Kapag tayo po ay may sanggol, at ang sanggol na yan ay 10 taon na isanggol pa rin, matutuwa ka ba, mga kapatid? Matutuwa ka ba? Hindi. Nakakairita po. Sapagkat, yung kanyang buhay, hindi po buhay bilang mature. Kundi siya po ay kailangan pang kargahin, kailangan pang iduyan, kailangan pang akayin, kailangan pang... Lahat po ng yung paghihirap ay gagawin po sa kanya. Sanggol sa loob ng 10 taon, nakakabahala po yan at nakakairita. Gayun din sa mga nagsasabing Christian, hanggang simulain po lamang. Hanggang simulain lamang. 20 years na, 10 years pa, or 10 years na, hindi pa rin makakatanggap ng pagkaing matigas sapagkat kailangan gatas pa rin. At itong mga taong ito, dahil po mga sanggol, eh ang lalakas nila magsalita, alam na nilang lahat. Pero, pasaway, problema, hindi pa maturuan ng tamang uri ng buhay, hindi pa rin makapagturo sa kanilang mga anak, sa kanilang sambahayan. Ang kanilang mga anak matitigas ang ulo sapagkat walang spiritual na itinuturo dahil siya mismo ay sanggol pa. Kaya ang sabi po sa Hebrews chapter 5 verse 11, ganito po ang pagkakasabi. Pakinggan ninyo, maigi. Tungkol sa kanya'y marami kaming masasabi at mahirap ipaliwanag. Palibasa'y naging mapurol na kayo sa pakikinig.
Sapagkat bagaman sa panahong ito'y dapat na kayo'y mga guru na, kailangan muling may magturo sa inyo ng mga unang simulain ng aral ng Diyos. Kayo'y nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkaing matigas. Hindi kaya. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang alam sa salita ng katwiran. See? Hindi po dumadalo yung katwiran mula sa puso ng pananampalataya. Walang alam sa salita ng katwiran. Palibhasay, isa siyang sanggol. Ngunit ang pagkaing matigas ay para sa mga nasa hustong gulang na dahil sa pagsasagawa, no? Pagsasagawa, pagsasanay nung kanyang napakinggan, ang kanilang mga pandama na makilala ang pagkakaiba ng mabuti at masama. Eh, matured. Alam nila yung kung ano yung mabuti at masama. Ngayon, pakiwari nito mga taong ito na alam nilang mga simulaing aral ng Kristyanismo, sila yung malalago na. Pero ang sinabi po, kung ating basahin ang karugtong Hebreos 6, versikulo 1, ganito po ang pagkakasabi. Diretsuhin na natin hanggang 6. Kaya't iwan na natin ang mga unang simulain ng aral ni Kristo at tayo'y magpatuloy sa kasakdalan. Ang sabi, magpatuloy tayo sa kasakdalan, no? Sa katwiran, kabanalan, na huwag nating muling ilagay ang saligan ng pagsisisi mula sa mga patay na gawa at pananampalataya sa Diyos, na mga aral sa mga bautismo, pagpapatong ng mga kamay, muling pagkabuhay ng mga patay at ng mga walang hanggang paghukom. Daw, mali ba yon? Mali ba natin ituro yon? Hindi po. Alam nyo, yung matatanda po na pisikal, kailangan din ng gatas. Dahil karanasan, pagka matanda na, mahina po ang tuhod. So, kailangan nila ng supplement, kailangan ng gatas. Ganon din po sa mga Kristiyano. Habang tumatanda, eh, kailangan din natin ibalik minsan ang mga aral na ito. Ang sabi sa verse 4, sapagkat hindi mangyayari, no? Verse 3, I'm sorry. At ating gagawin ito, ang alin, iturong muli kung ipapahintulot ng Diyos. Sang-ayon po sa needs ng tao, kapag napapansin ni Pastor na tila hindi pa masaway-saway itong mga taong ito dahil hindi lumalago, so babalik po tayo sa basic, ano, para maunawaan, para hatakin sila pataas sa kalaguan. Sapagkat ang sabi sa verse 4, hindi mangyayari na ang mga dating naliwanagan na, okay, at nakalasap na ng kaloob ng kalangitan, at mga naging bahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng kabutihan ng salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating at pagkatapos ay tumalikod ay muling panumbalikin sa pagsisisi, yamang sa kanilang sarili ay muli nilang ipinako sa krus ang anak ng Diyos at itinataas sa kahihiyan. Hindi po lumalago. Puno ng wisdom itong nagsasabing magagaling na. They're lovers of Sophia, of wisdom. Pero ang buhay, naroon pa rin sa pangangalo niya. Naroon pa rin sa pagsisinungaling. Nandun pa rin sa buhay niya, punong-punong lust ang kanyang puso, kanyang isip. Nandun sa pagkukunwari, puno ng pride, fornicator. Mga kapatid, madali mo silang pagalitin kapag sinaway mo. Bakit po? Sanggol. Kanya nga, anumang iniibig ni Kristo ay dapat ibigin natin at anumang kinapupuutan ni Kristo ay kapuutan din natin. Pag-ingat tayo laban sa mga kaaway ni Kristo. Magpakalago tayo hindi lang sa wisdom kundi sa pagsasabuhay ng ating naunawaan. Wisdom nga eh, applying pag-a-apply ng iyong natutunan. Ibigin ang mga aral ni Kristo at isagawa. Hindi ang mga simulain ng sanlibutan na hindi naaayon sa kalooban ni Kristo. Sinakita nyo, ano po yung laman o puso ng pananampalataya? Andyan po ang paglakad kasama ni Kristo. Andyan po ang pag-iingat laban sa mga kaaway ni Kristo. At ikatlo, sa puso po ng pananampalataya, naririyan ang gawang paglago. Paglago kay Kristo. Hindi tayo pwedeng manatili lang sa simulain, sa ABC. Kailangan tayong lumago, no? Tingnan niyo ang sabi sa verse 9 to 10.
sapagkat sa kanya'y naninirahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa katawan. At kayo'y napuspos sa kanya, na siyang ulo ng lahat ng pamunuan at kapangyarihan. Ano pong tinutukoy dito? Tayo po ay sumasampalataya kay Kristo na sa kanya ang buong fullness of deity, ang kapuspusan ng buong pagka-Diyos, nasa kanya ang lahat. Okay? Kaya huwag mong ihiwalay ang iyong paningin kay Kristo. Look unto Jesus. Bakit? Dahil kahit tayo'y natubos na, nasa kanya pa rin lahat ng pangangailangan natin. Biruin ninyo, nasa kanya ang fullness of God, nasa kanya ang kapunuan ng Diyos. At ang sabi pa, at kayo ay napuspos sa kanya. Now, ano po ibig sabihin ng kapuspusan ng pagka-Diyos? Sa verse 9, the fullness of deity of God. Ano po ibig sabihin nun? Pag sinabi pong fullness, mga kapatid, puno, puno. Pag ang isang bagay na puno, halimbawa baso na puno yan, wala pong labis, walang kulang, puno, wala na pong paglalagyan. Si Kristo po ay puno ng Diyos. Nasa kanya lahat-lahat. Meaning to say, pag sabing puno, walang kulang, walang sobra, perfect. Okay? Perfect si Kristo. Kaya nga, saan tayo kukuha na tayo mga imperfect? Natural, kailangan tumingin tayo sa isang perfect God. Sinong Panginoon ngayon dito sa lupa ang may ganito? Sinong Diyos ang makakagawa nito na punong-puno? Walang iba kundi si Jesus. Amen? Si Jesus. Pero bakit ang mga tao naghahanap ng ibang Panginoon? At ang iba ay naghahanap ng ibang Diyos sapagkat hindi pa sila nakatagpo ng puno na Diyos. Kaya naghahanap sila ng mga Diyos-Diyosan, mga idolo. So, yun ang ating kailangan. Yun si Kristo na ating Panginoon. Puno siya. Bagamat tayo po'y natubos na, pero kailangan natin lahat ng ating needs na sa Kanya. At isa naman, unawain naman natin yung sinabi na at kayo ay napuspos sa Kanya. Pareho pong Greek word yun eh. Yung pong fullness at yung napuspos sa Kanya. Ang sabi sa verse 10, at kayo'y napuspos sa Kanya na siyang ulo ng lahat ng pamunuan at kapangyarihan. Pag sinabi pong napuspos, mga kapatid, hindi po ito kapuspusan na perfect. Hindi po ito fullness na perfect. Kundi, kapuspusang kumpleto. Kumpleto po. No? Tayo po ito manggap kay Jesus na kumpleto. Sino mang na kay Kristo ay kumpleto. Walang kulang. Pero hindi perpekto. Kaya we have to grow. Dapat tayong lumago sapagkat hindi tayo perpekto. Kompleto nga tayo saan? Kompleto tayo sa ating katubusan, kompleto tayo sa ating kaligtasan, kompleto tayo sa ating kapatawaran, kompleto tayo sa ating mana. Complete but not yet perfect. Hindi pa tayo perpekto. Kaya kailangan we have to grow. Kaya dapat lamang na ikaw at ako ay laging nakatitig kay Kristo sapagkat siya yung fullness of God. Sapagkat siya ang nagsimula, he is the author and finisher of our faith. Hebrews chapter 12 verse 2. Look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Diyan po tayo makakatanggap ng perfectness pagdating ng panahon. Pero ngayon hindi pa, kumpleto nga tayo. Pero kailangan lumago upang tayo po ay tumibay, maging perpekto ang ating pananampalataya at hindi lang, tayo po ay makalakad sa perpektong liwanag. Because Jesus Christ said in John 8:12, I am the light of this world. At ang sino mang sumusunod sa kanya ay hindi matitisod sa kadiliman. Tayo po, pwede pa tayong matisod. So we have to grow. We have to walk with Jesus. At mag-ingat din tayo sa kaaway ni Jesus. Siyang magbibigay sa iyo ng daan because He is the way, the truth, and the life. Ang sabi niya sa John 14:6. Kaya ang sabi po sa atin sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, trust in the Lord with all our heart.
Lean not to our understanding. We are not yet perfect. Magtiwala tayo sa Panginoon. Siya rin ang magbibigay sa atin ng tagumpay. Sabi nga sa John 15 verse 5, apart from Christ, we are nothing. But in Christ, we are more than conqueror. Conqueror. Meaning, we have to conquer more. Kailangan tayong lumago. Kaya ano pong laman ng puso ng pananampalataya na makikita dapat sa buhay natin? Tayo po'y lumalakad kasama ni Kristo araw-araw. Ikalawa, tayo po'y nag-iingat laban sa mga kaaway ni Kristo bawat minuto. At pangatlo, tayo dapat lumalago sa ating pagkakumpleto kay Kristo. We need Christ. Kaya nga po, sa ating pong pagtatapos, tanong ko po sa inyo, tinanggap nyo na ba si Kristo na iyong Panginoon? Tinanggap mo na ba? Kung tinanggap mo na, abay mamuhay kang masunurin sa Kanya. Huwag kang pasaway. Ang pasaway ay mga sanggol. Ang maninipis, ang balat, madaling masaktan kapag tinutuwid, ay mga sanggol. Punong-puno nga ng wisdom, because lovers of wisdom, pero ang buhay, nandun pa rin sa pagsisinungaling, pagkukunwari, hindi po hayag. Dapat po tayong mamuhay na masunurin. Gawin natin ang anuman ating natutunan. Ipagpatuloy natin na palaguin ang ating simulain kay Kristo. Tinanggap natin siyang Panginoon, mamuhay tayong sa ganun. Ngayon, ikalawa, ikaw ba'y namumuhay ng banal at matuwid sa Kanya? Remember, Hebrews chapter 12 verse 14, without holiness, no man shall see the Lord. Ibig sabihin, peke po ang iyong kaligtasan. Kung wala pong lumalabas o dumadaloy sa puso ng ating panampalataya ng mga gawang katwiran at kabanalan, tsakin mo, tama ba ang pananampalataya ba? Ikaw ba ay namumuhay sa ng banal sa Kanya? Aba, huwag kang makikinig sa mga karunungan ng sanlibutan. Huwag kang makiayon sa doktrina ng tao. Pakinggan mo ang totoong aral ni Kristo at ipamuhay mo ito. So, ikatlo, huwag kang magpabaya sa pagiging Kristiyano mo. Ngayong COVID-19, nangungugali tayo, nangangatwiran tayo, no? Ang mga prayers natin, pawang pansalibutan lang, hindi mo man lang may pag-pray, sarili mo, na kailangan mo ng kalakas at biyaya ng Panginoon na may pamuhay mo yung mga leksyon na dapat natanggapin natin. Well, tama namang mag-pray tayo sa ating pangailangan, physical, spiritual, literal, pero how about yourself? Pinagpipray mo ba sa Panginoon, bigyan ka ng grace enough para mabago mo ugali mo? Huwag kang magpapabaya sa pagiging Kristiyano, lalo na itong COVID-19. Huwag kang manatiling manipis, laging nasasaktan, Kristiyanong papaya, konting sugat, lumuluha ka agad. Lumago ka sa iyong pamumuhay bilang Kristiyano. Taglayin mo ang puso ng pananampalataya. Ano yung puso ng pananampalataya? Lumakad kang kaisa ni Kristo. Mag-ingat ka sa mga kaaway ni Kristo. Magpakakumpleto ka kay Kristo. Kaya ba natin gawin yun, mga kapatid? Ito po yung pagkakataon. Wala po tayong ibang gagawin ngayon. Naka-quarantine po tayo. Nasa atin po lahat ng pagkakataon. Amen? Tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita ngayong gabi. Nawa po napagtibay ito sa aming buhay at nawa kayo maluwalhati at makita po namin ang puso po ng pananampalataya, yung pong mga gawa ng pananampalataya na sa amin, na sana ito'y lumabas sa aming mga buhay. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.